10 segundo, shot clock. Richard Yee on the move. Ang ganda. Ang ginawa niya ron, nasidestepan niya itong... Importante talaga ang magkaroon ng dependable backup player na kaya ding mag-ambag ng mga puntos, rebounds at tough defense para sa koponan nito. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong napaka-successful mula kolehiyo hanggang PBA. Dahil nga maaasahang manlalaro off the bench ay nagtagal din ito ng 10 taon sa iisang koponan, ang Pure Foods. Halika, samahan niyo akong talakayan at alamin kung gaano nga ba kapogi este kahusay si Richard Yee. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Ang 6'4 na si Richard Yee ay ipinanganak noong June 29, 1977 at pride ng San Jose, Antique. Nagsimula namang makilala si Yee nang maglaro ito sa napakadominante noong UST Tigers. Matibay at maasahan sa loob ng shaded lane ay naging parte nga ng mga kampiyonatong nakuha ng UST itong si Richard Yee. Ilan nga lang sa mga nakasama ni Yee sa UST ay sina Dennis Espino, Bal David at Dale Singson. Nagawa na din po natin ng story si Dale Singson. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Naglaro din si Richard Yee sa PBL para sa koponan ng Blue Detergent, kung saan naging kakampi nito sina Aris Demaunahan at Asi Taulapa. Taong 1999 ay nagpasya na si Richard Yee na mag-apply sa PBA draft at kinuha nga ito ng Pure Foods bilang kanilang 5th overall pick. Ilan naman sa mga nakasabay ni Yee sa draft class na ito ay sina Brian Gahol, Don Belbelano, Danny Siegel at Asi Taulapa. Dahil may disenteng depensa at kakayahang mag-ambag ng mga puntos ay dito na nagsilbing backup si Yee kay the captain Alvin Patrimonio. Sa mga lumipas na taon ay napakarami mang mga manlalarong dumating at umalis ay isa si Richard Yee sa mga nanatili sa Pure Foods. Backup man ay bukod sa energy at hustle ay may mga larong nagpapaulan din ng mga puntos itong si Richard Yee. Malaking bagay para sa success ng Pure Foods. Undersized big man ay paminsan-minsang nagiging sentro itong si Richard Yee dahil na nga din sa toughness na meron ito. Sa 10 taon ngang pananatili ni Yee sa Pure Foods ay 2 beses din itong naging kampiyon sa PBA. Ilan nga lang sa mga naging kahotdog ni Richard Yee sa Pure Foods ay sina Alvin Patrimonio, Herbie Raimundo, Mark Pingris, PJ Simon at Big Game James Shapp. Naputol naman ang mahabang samahan ni Yee at ng Pure Foods matapos nga nitong mapuntang Burger King taong 2009. Parte nga si Richard Yee sa koponang ito na umingay sa PBA dahil na nga din sa insidenteng naganap between Winnie Arboleda at ng isang PBA fan. Sa mga gusto pong mapanood ang kwento ni Winnie at ang buong side ng pangyayaring naganap, ay ilalagay ko na lang po ang link sa description box below. Taong 2011 ay natapos na ang makulay at magandang PBA career ni Richard Yee sa koponan ng Barako Bull. Dahil nga sa magandang inambag ni Richard Yee sa mga napuntahan nitong PBA teams, lalo na sa Pure Foods, ay hanggang ngayon ay marami pa ding nagmamahal, nakakaalala sa masipag at matibay na manlalarong ito. Taong 2019 ay naging parte naman si Richard Yee sa Legends Game ng Hinebra versus Pure Foods, kung saan kitang kita pa din ang husay nito sa basketball. Dahil naman sa matinding aksyon ay hindi nga naiwasang magkaroon ng tensyon sa pagitan ni Richard Yee at the tank Nolly Loxin. Ganoon man ay sa huli ay nagkaayos din naman ang 2 big men at nagkabiruan pa nga. Ikaw kadribol, isa ka din ba sa mga bumilib noon sa mga inaambag na isang Richard Yee? I-comment mo na yan at nang may pag-usapan tayo. Shoutout nga pala sa lahat na nag-suggest ng topic natin ngayon. Maraming salamat sa inyo, mga katribol.